Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So nung nagkasunod-sunod nga ang talo ng Los Angeles Clippers ay nagbanta si Ty Lue sa lahat at sinabi na magiging okay sila at dapat na mag-take advantage na mga teams habang kinakapapa nila ang isa't isa. Well, mukhang tama nga si Ty Lue dahil nahanap na nga niya ang solusyon kung paano maging epektibo ang kanyang mga star player. Since December ay hawak nga ng Clippers ang best record sa buong NBA. Meron din silang 12 straight wins habang nasa lineup si Kawhi Leonard. And from being a disaster and failed super team, ang koponan na ito ay legit contender na nga sa Western Conference. Nahanap na nga ni Ty Lue ang solusyon kung paano maging epektibo si James Harden, Paul George, Kawhi Leonard at Russell Westbrook kahit na iisa lamang ang gamit na bola. Ang Clippers ngayon ay may record na 22 wins and 12 losses. Yan ay pang-apat sa buong West at hindi din sila nalalayo sa number 3 Denver Nuggets. So malaking kudos nga kay Coach Ty Lue at sa ginawa niyang pag-handle sa ego ng kanyang mga superstars at sa negative media attention na natatanggap ng team na ito noong napapadami ang kanilang mga talo. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Bronny James. Sa ngayon nga ay disente ang pinapakita niya sa kolehiyo. Nagpapakita nga siya ng magandang all-around game from scoring, playmaking, rebounding, and defending. Madami nga ng hinahaling tulad ang kanyang style of play kay Jrue Holiday. Ngunit mas athletic nga daw ito kaysa kay Holiday mga kaibigan. Ngunit hindi din ganun kapulido ang kanyang post-up game tulad ni Holiday. Madami nga nakaabang kay Bronny dahil tila ba 2-in-1 package nga siya kapag nakuha siya sa NBA draft. Ginawa nga maliwanag na LeBron na gusto niya maging kampe ang kanyang anak. Kaya naman madami ang talagang tinititigan ng mabuti si Bronny with the hopes na makuha din nila si LeBron on a budget. Dahil sinabi din nga ni LeBron na hindi na nga daw niya iisipin ang pera o ang sahod. Gusto niya lang nga daw na makakampe ang kanyang anak. Well, isang team nga ang namatahan o nakitang umaaten sa mga games si Bronny sa kolehiyo. At yan nga ay ang dating team ng kanyang tatay na Miami Heat. Ayon kay Brian Windhorst ng ESPN na kinocover na si LeBron simula pa noon nasa high school ito, ayon sa kanyang mga sources ay may mga Miami Heat scouts nga daw na nanunood palagi ng game ni Bronny sa USC. Ang Miami Heat nga ay kilala bilang isang team na magaling na mag-develop ng mga players. Mapalate second round pick man yan o undrafted, kapag napupunta nga sa Miami Heat ay tila ba na ilalabas ang full potential ng mga ito. Ano ba masasabi nyo tungkol dito mga kaibigan? Bigyan din natin ng pansin si Domantas Sabonis. Kapag sinasabi nga ng mga top big man sa NBA, ang automatic na iisipin ng mga fans ay si Nikola Jokic, Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo at Anthony Davis. Ngunit hindi nga nabibigyan ng tamang pansin ng Lithuanian big man. Sa kanyang last 4 games ay nagtatala siya ng 20.5 points, 19.5 rebounds and 9.8 assists per game. Tanging si Will Chamberlain at Elgin Baylor nga nakagawa nito mga kaibigan sa 4 game span. Ganun nga ka-historic ang kanyang ginawa. Sa ngayon, ang Sacramento Kings ay may record at 21 wins and 13 losses. At sa pinapakita ni Sabonis ngayon, hindi na nga nakakagulat kung siya maging starter sa All-Star Game over KD, Anthony Davis, and Zion Williamson.